nagka-diabetic ba? Oo, bago pa lang, starting pa lang siya, pre-diab pa lang siya. Eh ako kasi, talagang diabetic na ako. Nung madayag, nung matest ako ng doktor, dati kasi nasa, ano ko, nasa Bacolod, eh, dati, nung nasa Bacolod ako, nakatira ako sa hotel. Kaso, nanakawan ako ng cellphone na sa hotel, dalawang cellphone. So, pinull out ako ng company na consultant kasi ako doon. So, pinull out nila ako, tinira ako sa planta, ginawa ko ng room doon sa planta. Tapos, so, ang layo sa bilihan ng pagkain. So, anong nangyari? Tinapay ako ng tinapay. Doon, isang linggo, umaga at tanghali gabi, tinapay ako. Doon ako na diabetes kasi wala ka ibang nutrients na pumapasok sa katawan mo except doon sa carbohydrates para i-digest yung glucose. So, yun ang analysis ko doon. So, anong nangyari? Nagpa-test ako, nararamdaman ko antok na antok ako lagi, ihi ako lagi, uhaw na uhaw ako. Tapos no, minsan masakit yung puson ko, nagpa urinalysis ako, urine test sa ospital. Nakita ko ang sugar ko plus plus plus. Sabi ko sa doktor, "Dok, bakit plus 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 yung sugar ko? Meron ba akong diabetes?" Sabi niya, "Ay wala, ano lang 'yan. Walang kinalaman 'yan sa diabetes," ganun. Eh, nung, so, nagtagal pa bago ako na-test. So, anong nangyari? Nung umuwi ako ng Laguna, nagpunta uli ako sa ospital kasi nararamdaman ko, iba yung pakiramdam ko. Tsaka nagpo-falling hair ako. Yun pala, isang symptom pala yun ng diabetes. Nagpo-falling hair ka, uhaw na uhaw ka, antok na antok ka, ihi ka ng ihi, ganon. So, nagpa-test ako. Ang sugar ko, 330. So, binigyan ako ng mga gamot. So, diabetic ako. Ang taas ng sugar ko, 330. Since ano? Anong year yun? Mga 2015 pa. Ay, ang tagal na pala. Tagal ko ng diabetic. So, ano, yung nagpa-test ako, 330. So, diabetic na talaga ako. So, siguro, nung una akong nagpa-test siguro sa Bacolod, kung nakapag-gamot ako, baka mababa pa yung level ng sugar ko. So, hindi na agapan eh. Kasi sabi sa akin, hindi sign ng diabetes yung plus ang sugar ko sa urine. Eh, natandaan ko ng bata ko, ang sabi ng matatanda, pagka may diabetes ka, ang ihi mo nilalanggam. So, ibig sabihin, nagmamanifest sa urine yung level ng sugar. Eh, plus, plus, plus. Tatlong plus. Kasi, sasabihin sa akin ng doktor doon na hindi ako diabetic. So, dapat nagsa-second opinion tayo. Isa yon. So, yon. Nung nangyari noon, so, pinainom ako ng, binigyan ako ng ano, meron akong metformin, meron akong, so, tatlo yung iniinom ko sa diabetes, eh, may metformin. Ayun nga ininom ko, pero pinalitan. Meron pa. Pinalitan niya. Anong iniinom nyo ngayon? Malilit kasi dito. Kaya pag-alit, pakita ko. Hindi nyo mabasa? Hindi. So, meron metformin, may pioglitazone, meron akong ano pa, isa pa. Yon, so tatlo. Wala yung isa. Andito yung isa. Ibigay ko yung ano, resita niya. Oo, sige. So, eto. Meron akong metformin. Meron akong pioglitazone. At saka eto, yung maliliit. Pinas mo ba? Limiperide. Pinas mo ba? Yan. Yung kulay. Ay, iba sa limiperide. Hindi, papakita ko yung ano. So, iba-ibang brands naman kasi baka parehas lang. Pero ibang brand. Kaya iba kulay. So, meron akong tatlong limiperide. Pero despite that, makikita nyo, taas pa rin ang sugar ko. Pag wala akong spirulina, kahit na umiinom akong gamot, hindi kayang i-lower. Pag umiinom ako ng spirulina Filipina Foundation na tablets, yon nalo-lower. Ito kasi is capsule, tatlo lang iniinom ko, pero yung spirulina Filipina tablets na 250 milligrams, mga 20 iniinom ko. So, 20 times 250 equals 5 grams. So, kailangan, ang inumin ko nito ay, ang isa is 500. So, ang dalawa is 1 gram. So, 10 nito ang dapat ko inumin para bumaba yung sugar ko per meal. Eh, kaso dahil wala iniinom ko, tinitipid ko. Dahil mas mahal ito kaysa dun sa tablet na binibili ko eh. Eh, dun sa tablet, mas nakakamura ako. Pero, kailangan ko talaga uminom ng 5 nito per meal. So, 5. Ang kailangan ko i-take para bumaba sugar ko. Kasi pag sa dalawa lang capsules, hindi niya kayang i-lower down. Pero ang laking tulong na gagawa niya. Kasi kita nyo, ang difference, sa blue pigment, pareha sila. Pero sa yellow pigment, wala. Itong yellow pigment is, ito yung nakakababa ng sugar at saka anti-cancer siya. Ito yung effective na ano niya. So,
Pwede pa nating i-test sa water naman. Sandali, i-test natin sa water. Saka, ayun, morning, umiinom ako ng ano. So, i-try uli natin. Sa tubig naman, i-ano natin. Sisilipin natin yung mga pigment sa tubig. Pero ano to, madali siyang durugin. Hindi ka pares nung isang brand na Tinesco. Napakatigas. Oo, sabi mo kasi. Dinidikdik ko na sa simento. So, halata mong ang dami niyang hardener. Ang dami niyang, hindi siya purong-puro. Kasi sobrang tigas. O di, parang maganda nito. Bumababa nga ang sugar on ko dyan. Oo, pero mas maganda pa rin yung Spirulina Filipina. Oo nga, kaya nga, sabi mo, out of stock. Out of stock nga, kaya naghahanap ako ng ibang brands. Pag bumili ko na ibang brands, wala. Walang epekto sa akin. Hindi bumababa sugar ko. So, nakita niyo naman, tinas ko yung sugar ko. Minum ako ng ibang brand. Hindi siya bumababa. Kaya, bumili ako ng Spirulina Filipina Foundation. Kaya lang, wala akong mabili ng tablets. Ang nabili ko is capsule, pero underdose ako eh. So, dadagdagan ko para bumaba. Eh, yung ibang brands, kahit na isang dakot ang inumin ko, hindi pa rin bumababa. Ay, ganun ba? Oo. Baka ma-overdose ka na, hindi na nga. Ang lang overdose yan, kasi natural yan eh. Ah, oo, kasi herbal. Considered food yan. Oo nga, kasi yun, parang ano sabi nito. Considered food. Hindi yan, kaya yung overdose. Oo. So, ito is apat, 1 gram. So, ito is, kuha ko ng dalawa, equivalent to 1 gram din, kasi 500 milligrams to. Para parehas tayo ng dami ng tubig, parehas ng dami ng ano, spirulina. Test natin kung alin ang mas maganda. So nakita natin sa yellow pigment, mas maganda pa rin ang Filipina. SFF. Oo, yung ano. Yung Filipina Foundation na brand. Itanong ko nga doon sa ano, kung meron silang ganyan. Pero ito lang ang ano. Sige nga, hanap kayo kasi wala akong makita ngayon eh. Pero pag may nakita ako, gusto niyo bili kayo sa akin. Sabay kayo sa akin. Pagka nagkaroon na ng stock. Wala akong stock ngayon eh. Kakatanong ko lang kanina, wala pa rin. So, tingnan natin. Kunawin natin siya. Ito din, lagyan natin tubig. Ayun, may tubig yan eh. Magkasindami. Kasi ang dami na sila. Oo, parang mas mababa pa. Pagkatapos, inumin natin to kasi sayang. Sayang yung spirulina. Eh, sabi ko wala naman to yung tiyan. Iniinom ko yan eh. Oo, pwede. Kahit, hindi, wala naman kahit walang laman ng tiyan, pwede. Basta doon sa ano ng doktor, sabi niya? Hindi, antay, ano yan eh. Yung ano siya, alkaline, hindi siya kahit walang lamanan. Ang ano nga, dapat taken before meals. Dapat before meals talaga siya iniinom. Kaya hindi siya masamang inumin kahit walang lamanan tiyan nyo. Dahil anti-ulcer nga siya eh. Yan. Sayang yung spirulina nga sa tissue, kaya kinuha ko. Tapos inumin natin ito kasi sayang din siya. O ayaw nyo, ako iinom. Kukunin ko na lang, ibalik ko na lang baso. Kasi iyan ang sabi ng ano na. Hindi, subukan nyo. Ako, ang tagal ko nang umiinom niyan kahit kaya walang laman ng tiyano. Subukan nyo lang para malaman nyo. Hindi, walang masama yan kahit nagutom kayo. Ang ano nga sa food supplement, ang pag-inom before meals. Iyan nga eh, pero nakahalo doon sa ano? Hindi. Description, ano? Dapat iniinom yan before meals. Kahit walang laman ng tiyan nyo, pwede. Gamot nga siya sa ulcer eh. Makaka-prevent siya ng ulcer. So, tingnan natin yung pigments niya. Ang ano ko lang be, ano, high blood, diabetic, at saka ano, wala na. Hindi naman ako nagtitik para sa... Kaya nga. Kaya makikita niyo. Kaya makikita niyo, iniinom talaga siya before meals. Sa ilawan natin. Huwag kayong matakot. Torch. Ayan, ilawan natin. So, makikita nyo, yung ano, green, nakikita nyo yung color, parang reddish, ano? Oo, tapos ito parang pula. Oo, ito naman. Tapos,
Yan, tingnan natin ha. So, parang pula. Yan, oh. Makikita nyo, may pula. Pula, wala naman ako. Oh, dyan, nakikita nyo, green, ano? Green, at saka pula. So, prominent yung pula niya. Ito, tingnan nyo. Parang ganun din, kaya lang. Parang mas maputla ang pagkapula niya, no? Yan. Hindi ganun ka-thick at saka green. So, parang mas prominent ang green niya kaysa sa pula. Ang pula niya, hindi ganun ka-thick. Hindi kaparis nito. Parang dark ang pagkapula niya. So, makikita nyo talaga, kahit sa pula, kahit sa yellow, lamang siya. No? So, ayun. So, kita nyo, iba talaga ang spirulina filipina. Kaya, kasi, kung pareha siya, ng, tinan nyo, lamang ang pagka-green niya, no? Kaysa sa pula. Hindi kaparis nito. May pula, may green, no? So, ayun. Yun yung mga pigments niyang prominent. So, makikita nyo. Taas ko lang. So, makikita nyo, kung pareha siya sa ibang brands na bumababa rin ang sugar ko, eh bakit mag-i-stick ako dito sa Spirulina Filipina Foundation? Eh di dito na ako sa ibang brands na mas mura, di ba? Kasi mas mahal to. Eh, kasi so, ganun kaganda kasi ang Spirulina Filipina Foundation. Ganun siya ka-effective. Kaya kahit mahal, yun pa rin ang binibili ko. Kasi sa isip ko, bumili ko na ibang brands, mas mura. Pero ang feeling ko, nagsayang ako ng pera kasi hindi naman bumaba sugar ko. Pero ako talaga, kakaumpisa ko pa lang kasi na diabetes. Ikaw matagal na. At saka mababa lang kasi ang level ng sugar niyo. Ako kasi ang taas talaga. So doon niyo makikita na ang taas pero kaya niyang pababain. Yun. So effective talaga siya. So yun. Oh, kita niyo, eto na siya ngayon. Halos walang yellow. Ito, yellow yellow. Pati sa red, lamang na lamang ang red saka nito. Ano, hindi ako ano. So, inumin ko na to. Inumin nyo na yan. Takot ako. Wala. Subukan nyo lang. Sinasabi ko sa inyo, 100%, subukan nyo. Nagugutom na. Itong, ganitong uras ako kumakain, tapos matutulog. 100%, subukan nyo. Walang mangyayaring masama sa inyo. Na. Subukan nyo lang inumin. Walang mangyayaring masama sa inyo. Kasi, ano yan eh. Hindi yan chemical, hindi yan gamot. Oo nga. Herbal ka isa, saka ano, Walang masamang mangyayari sa inyo kahit inumin nyo siya ng gutom kayo, lalo magiging feeling nyo is busog kayo. Kasi dati, pag nagbibiyahi ako, tapos nagutom ako at wala, dapat kasi sa diabetic, pag nagutom ka, lagi kang may dalang pagkain. Eh, pag nagutom ako nang wala akong dalang pagkain, wala akong biskwit, ang mangyayari nun, hindi ka paris nito, kahit di ko kinalog, walang naiwan, di ba? Oo, ganun. Yun. Mas effective kasi yun sa inyo. So, anong nangyayari? Pagka nagutom kayo at hindi kayo kumain, mag-high po kayo, bababa yung sugar nyo. So, pagka nagutom ako, wala akong dalang pagkain at may dala akong spirulina, iinom ako nito ng spirulina. So, hindi na ako mag-high po nun. Magiging okay na yung pakiramdam ko. At saka sa biyahe, pagka inaantok ako, tapos ibig sabihin nun, tumataas ang sugar ko, iinom ako ng spirulina, mawawala antok ko. Ganun. Pero kung kailangan yung matulog, hindi naman yung ano, halimbawa sa gabi kailangan nyo matulog, hindi naman yung hindi kayo makatulog. Kumbaga, yung natural lang yung tulog nyo. So hanggang dyan po, nagtatapos ang ating presentation ng dalawang brands ng spirulina. So nakita nyo yung epekto. Hindi na ako magsasabi kung alin ang mas maganda, kitang-kita nyo na. Thank you, bye-bye!